ating weather update ngayong araw, August 4, 2021. Yung low pressure area nga po no, na binabantayan natin, dito nga po yan sa may parte ng silangan ng Taiwan sa loob ng ating PAR. Kanina nga po, naging na po siyang isang ganap na tropical depression or isang mahinang bagyo at pinangalanan na nga po itong si Gorio. Ngayon po, kung mapapansin nga po natin, si Gorio po ay nasa layong 728 kilometer dito po yan sa may Itbayat, Batanes. At kung mapapansin nga po natin, tinataglay nga po nito ang lakas na 55 kilometer near the center. At meron naman po siyang pagbugso no, na aabot na 70 kilometer per hour. Kumikilos nga po ito ng northeastward at sa bilis na 15 kilometer per hour. Kung mapapansin nga po natin, medyo nagtagal nga po itong low pressure area na po dito sa may parte ng silangan ng Taiwan bago po siya naging isang tropical depression. At kung mapapansin naman natin yung isang bagyo, si tropical storm LUPIT, dito naman po yan sa may parte ng Hong Kong. Ito nga po ay nasa layong 655 kilometer west of extreme northern Luzon at tinataglay pa rin nga po nito yung lakas na 65 kilometer per hour. At meron naman po siyang pagbugso na abot na 80 kilometer per hour. Ang kanya nga pong forecast track, kung mapapansin natin dito sa may JMA at NOAA, meron nga po siyang posibleng landfall scenario at hihina ito ng bahagya at magiging tropical depression po bago lumabas ulit ng kalupaan. Dito naman po sa may labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, kung mapapansin natin, meron pa rin tayo isang low pressure area dito na nakikita naman po natin sa ngayon na medyo mababa po ang chance niya na maging isang ganap na bagyo. At dito naman po sa may pinakalabas pa po ng ating Philippine Area of Responsibility, meron pa rin tayo isang tropical depression. At ito nga po ay wala naman na direktang epekto sa ating bansa. Sa ngayon po, nagpapaulan po sa ilang bahagi ng Luzon, lalo po sa extreme northern Luzon, ito nga pong nasabing si Bagyong Gorio at itong si Bagyong Lupit. Check natin dito sa ating infrared image kung mapapansin nga po natin. Posible nga po makaranas ng mga pag-ulan. Ito nga pong Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, and Batanes, Babuyan Islands, Zambales at Bataan. Yan po yung mga posibleng makaranas ng mga malalakas na pag-ulan at posible po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dala-dala pa rin po yan ng ating tinatawag na habagat o Southwest Monsoon. Dito naman po sa area ng Metro Manila, Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro and the rest of Cagayan Valley, posible po tayo makaranas dyan ng mga cloudy sky with scattered rain shower and thunderstorm. Posible pa rin po dyan yung mga pagbaha, lalo po in times ng heavy rain. Dito naman po sa may parte ng Visayas and Mindanao area, magiging maganda po ang lagay ng panahon. Meron lang tayo mararanasan dyan ng mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, kung mapapansin nga po natin, na ito nga pong mga binabantay nating sama ng panahon by August 5. Ito po yung kanyang next possible scenario. So tuloy-tuloy po silang papalayo na ng ating bansa at posible na nga po lumabas itong si Tropical Depression Gorio. Pagdating naman po ng August 6, ito naman po yung kanyang next possible scenario. Posible na nga po magkaroon ng landfall dito po sa parte ng China itong nasabing si Tropical Storm Lupit. At papalayo nga po ng ating bansa itong si Bagyong Gorio habang meron pa rin po tayong mga low pressure area na nakikita dito sa may labas pa ng ating bansa. Pagdating naman po ng August 7, ito naman po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nga po natin na ito nga pong posibleng si Gorio ay papunta po ito ng Japan. At ito naman po ng ating isang bagyo na si Lupit ay posible rin po yan lumabas sa landmass ng Taiwan. Rather ng China. Pagdating po ng August 8, ito po yung ating next possible scenario. So posible nga po by August 8, nasa tubig na ulit itong nasabing si Lupit at wala na po tayong ibang bagyo na inaasahan kundi yung dating Gorio na ngayon po ay papunta ng Japan. Kung mapapansin po natin, magiging maganda po ang lagay ng ating panahon, makakaranas na ng mga mahihinang pag-ulan dito po sa ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng August 9, ito po yung ating next possible scenario. Magiging maganda po ang lagay ng panahon natin
At again, ito nga po si Lupit ay andito pa rin po yan sa may silangan ng Taiwan. August 10, ito po yung ating next possible scenario. Unti-unti na nga pong nawawala. Ano, lumalayo itong mga sama ng panahon at meron po tayo isang high pressure area dito po sa may labas ng ating bansa. At makakaranas na lang po tayo ng mga mahina at mga pagpulupulong pag-ulan dito po sa may Visayas, Bicol Region, Mindanao at dito po sa may parte ng Luzon area. Posible po tayo makaranas may mahina at may katamtamang kalakasan pag-ulan dito po yan sa may Tuguegarao City. Pagdating naman po dito sa may Wednesday, okay? Wednesday po posible pong makaranas ang ating bansa ng mga malalakas na pag-ulan at wala naman tayong inaasahan na bagyo na mapapasok or mabubulit dito sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By August 12, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nyo nga po, sa Luzon pa rin po tayo magkakaroon ng mga mahinang pag-ulan at wala pa rin po tayong inaasahan na posibleng bagyong mabuo. August 13, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nga po natin, posible pa rin po tayo makaranas ng mga pag-ulan, lalo po dito sa may Mindanao area, ibang bahagi ng Luzon, at meron po tayong isang low pressure area dito po sa silangan ng Mindanao. Ito po yung babantayan natin in the next day. Sa ngayon po, ito pa lang po yung ating available data para po dito sa ating advanced weather forecast at sa binabantayan natin yung si Bagyong Gorio at yung tropical storm na si Lupit. So ito pong low pressure area na nakita natin sa ating advanced weather forecast, ito po ay babantayan natin kung ano nga po yung mga posibleng mangyari or posibleng basyang mabuong isang bagyo or malusaw bago po tumama sa ating bansa. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.